We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Hello, hello. Hello, 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 hello mga kaibigan. Ah, we're so glad nandito na naman tayo sa ating programang We Can Do It. At alam niyo naman, na alam ko na nag-enjoy kayo in the past two Saturdays ito sa ating program. Si Kuya Tatan nandito for a while, and then si Kuya Dave, and then Kuya Dave will be with us for the rest of our lives. Huwag po sana ka madadala. Hanggang bigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon. But we are so glad na nandyan na naman po kayo kasama namin ngayon dito sa ating programa at another episode ang ibibigay namin sa inyo and getting to know more about Kuya Dave Marcelo. First time lang din siya sa ating program dito. This is his third week sa ating program. Pero ang dami-dami na nating nalalaman kung sino siya. And we will know more about him. Kasi hindi po natapos yung ministry doon pagkatapos ng accident. Hindi po. Nag-continue hanggang ngayon po. How many years after that na? So we will know more about Kuya Dave din. At siya po ay magiging kasama natin dito. Napakasaya. Masaya pagkakasama ang Panginoon. Masaya pagkakasama ang Ate Maru. Mm-hmm. Kaya sa inyo po ng mga nakikinig dito po sa ating palatuntunan dito sa Friday's Broadcasting Company Radio TV, sa Facebook naman at sa YouTube channel ng 702 DZAS FABC at Radio TV. Napapanood din tayo sa channel 185 sa GCTV. At ito ay Sabado siyempre, ano po? Pero sa ibang istasyon, DXKI, Marvel Cotabato, kamusta man kayo, mga kaigsuon? 1062, ito naman po, ito yung Wednesday, Miyerkules, alas 5:30 ng hapon, mga tiga Cotabato. Kamusta po kayo diyan? Yes. May hapon sa inyo, nagapamati, Subong. Oo, kamusta naman dira? Anyway, nandito muli ang ating co-host na. I'm so glad. Alam mo, nag-enjoy. off camera kami, off mic kami. It's just fun to be with Kuya Dave. At napakasaya. And hindi ko makalimutan talaga yung kwento mo sa akin. Yung bibid. Siguro... Bago tayo sa salita ng Panginoon. Pwede ikwento mo nga sa amin 'yon because this is just for fun and I'm sure maintindihan nito ng mga Ilonggo, ng mga taga-Pamati natin Subong. mga Ilonggo, kamusta man kayo, mga nagasuntiman ako ng Binisaya, kay Tagalog ba ko? Tiga Bulacan. Anyway, gustong-gusto ni Ate Maru yung aking kasaysayan na no, ako'y bautismuhan, water baptism, 11 years old. At nandun kami sa Marula, sa Valenzuela po yan, kasi mayroon sila baptismal pool. Nung ako'y babautismuhan, sabi ng pastor sa akin, Ilonggo yung salita niya, anong pangalan mo? Ako, David po. I did not go by Dave at that time yet, David. Ngayon, sabi niya, ilubog man kita, pero tanungin muna kita. Ano pong tanong niyo? Kailan mo kita tanggap sa Panginoong Hesus bilang yung tagapagligtas? Noon pala, medyo tumatawa na ako kasi ibang accent niya. Sabi ko, tumanggap po ako sa Panginoon. Kung gayon, handa ka ba sumama sa kanya sa tubig sa bautismo? Oo po. Ngayon, siya humawak ng ilong ko. Binabautismo niya ako, nilubog niya ako. Alam mo naman ang 11-year-old, ngisero yan eh. Mahilig tumawa yan eh. Sabi niya sa akin, tinignan niya ako, kung gayon David, bautismohan ta ka. Habang nilulubog niya ako, tumatawa ako. Pag-isip ko ngayon, paglubog ngayon, nakadating kamay niya. Habang sinabi niya, asusunod.
Kaya napaka hilarious na karanasan. Pero yung po nagsimula, yung tawag sa akin ni Ate Maru, Bibid. Bibid yun, nasa Ilonggo. Ay, Bibid. Sa Bisaya pala, Dib. Dib. Pero mahal ko po kayo, hindi ko mahal ko ba kayo, mga kababayan, mga kaigsuon, ha? Nakakarating pa ito sa mga kaigsuon nato. Kaya dagang salamat man sa imo at hinigugmaan man namin kayo sa Panginoon. Amen. Okay. Sige, Kuya Dave, give us the word of wisdom sa araw na ito. Meron itong bagay na ating matututuhan, sabi sa atin ni Wise Solomon. Alam natin ito, Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Sa lahat na iyong lakad, kilalangin mo ang Panginoon. Mm-hmm. Mga kababayan, mga kapatid, mga nagpakinig, maraming bagay na dumadating sa ating buhay. Nagbibigay ng pahirap sa atin ng dami. Meron po akong ilang mga mungkahi. Una po ibigay natin sa Panginoon yung ating nakaraan. Yung nakaraan din natin mababalikan na yan eh. Somebody once said, yesterday is history. Yeah. Ngayon, ibigay din natin sa Panginoon yung ating bukas. Hindi natin alam maaaring mangyari bukas eh. Malay natin magbalik na ang Panginoon. Mm-hmm. Kaya huwag tayong nag-aalala sapagkat alam ng Panginoon ang ating kinabukasan. Tutuloy ko yung kasabihan na yesterday is history, tomorrow is mystery. Live today because today is a gift. That's why they call it the present. Yes. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. That's why it is called the present. Sa pagkakasabing yun at pagtagpuin natin yung ating maikling talata, magtiwala tayo sa Panginoon. Marami tayong iniintindi na hindi naman nangyayari. Bakit natin pahihirapan ang ating sarili? Mm-hmm. Yung kahapon, lipas na yun. Mm-hmm. Yung bukas, hindi natin alam. Yung ngayon, live today. Mabuhay tayo para sa ngayon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ito ang aking isang maikling babahagi sa inyo. Learn today. Matuto tayo ngayon. Pag tayo nagkamali, gawin natin aralin. Huwag yes. natin sisihin ang sarili natin. Mm-hmm. Pangalawa, live today. Huwag tayo mabuhay kahapon. Tulad na sinabi natin, huwag bukas, kundi ngayon. Mabuhay tayo sa ngayon. Be 100% na nabubuhay ka ngayon. And bibigay ko din sa inyo, learn today, live today, love today. Ngayon ang magandang paraan para sabihin niyo sa inyo kamag-anakan, mm-hmm. sa mga kaibigan, I love you. Wala pong masamang sabihin natin sa kanila yon. Mm-hmm. At ito pa'y dadagdag ko, laugh today. Matuto kayong tumawa. Hindi ba kayo matawa? Tingnan niyo po yung mukha ko, matatawa po kayo. At iba ang pusong masayahin eh. Sabi nga ni Solomon na ang isang masayahing puso ay na yung nagpapatuloy na piging, a merry heart. Hindi lang do with good like medicine, mm-hmm. but a happy heart has a continual feast. Kaya mag-enjoy tayo ng buhay natin sa Panginoon at magtiwala tayo sa Panginoon. Yan po ang aking maibibigay na isang, ano sa inyo, isang reminder. Reminder, paalala na huwag tayo magkadala sa kahapon, tapos na yun eh. Mm-mm. Yung bukas, bigay natin sa Panginoon. Yung ngayon, gawin natin ang pinakamabuti. Live today, learn today, love today, laugh today. Yes, yes. Alam niyo po, ang laughter, yung pagtawa. Ako, I like to laugh. Kasi, maganda ang feeling, you know? Na, pag nakatawa ka, there is a release of something inside you. Totoo yan. At nalalaman ng tao, masayahin tao to. Panatawa ito. Mm-hmm. No? Na may purpose naman, hindi lang yung tawa ka ng tawa, yung iba na yun. Ibang usapan yun. Ibang usapan yun, no? But then, learn to laugh as loud as you can. It's just a release of what's inside and you'll feel good. Akala nila kasi Ate Maru, pagka, especially when you do that, yung tinatawag na belly laugh, mm-hmm. na parang bang napaka, ano mo naman, napaka parang gross mo naman. Oo. Hindi po, talaga pag natatawa kayo mabuti, napupunan ninyo na nababawasan nyo o dinadala ninyo sa buhay. Correct. Eh, alam nyo, si Grace, yung aking may bahay, nanonood mm-hmm. ngayon. Hi, Grace! Alam nyo, si Grace ay hindi po talaga tumatawa yan. Mm-hmm. Pero makita niya ako, minsan naglalakad kami sa Makati. Mm-mm. Sabi ko sa kanya, tatitin naman yung babae. Nung nakita ko, tinawanan ako. Ah, oo, lulad di kita nakita. Natawag din ako sa pago. Alam po niya, buong maghapon, hindi po maaari hindi kami tatawa. Mm-mm. At malaking tulong po talaga. At mga kapatid,
bigyan natin sa Panginoon ang ating mga dinaramdam, paramdaman, problema. Tumawag at hindi, problema pa din yan eh. Oh, itaan yeah. mo na sa tawa. Oh, tama, tama. Kailan yung ating maru. No? Kuya Art, para walang problema. Kahit na maraming mga dipinagdadaanan. Ay, oo. Oh, lagi tayo matutumawa. Mm-hmm. Yes, yes. So, Kuya Ding, nagkwento ka your life in the Philippines. Opo. Pagkatapos noon in 1979, you moved dito na sa Amerika. And what a challenge, and your new life, new friends, new ministry. So tell us about that transition and then what you're doing right now. So gusto ko lang ma-share mo ito sa ating mga televiewers o kaya mga tagapakinig ngayon sa radyo. Diyan po ako nagtapos sa Pilipinas, sa PBS, sa Pilipinas. Mm-hmm. From 1977 after graduation. So kami US pero nag-migrate kami ni Grace 1979. So 44 years ago, ay nagpasya kami sa Estados Unidos. Ang kala namin noon, alam nyo, may panahon na yun na ang iniisip nila pagka ikay na sa Amerika, pastor ka, na naghahanap pala ng greener pasture. Pero iba ang pinakita sa amin ng Panginoon na noon pala kakaunti ang Filipino Church sa Amerika. Nagagamitin ng Panginoon mga Pilipino sa pagkadarami mga Pilipino. Totoo nga, Ate Maru. Wow. The past 44 years, ang dahil mga Pilipino dumating sa US, napakarami mga Filipino churches. Sa amin naman po, nilid kami ng Panginoon sa iba-ibang, ang tawag ay parish ministries. Mm-hmm. Pastor po ako sa mga iba-ibang churches. Mm-hmm. At nariyan ang Christian and Missionary Alliance. I was a Methodist minister. I was a Lutheran priest. And also, now, nakita ko yung mga pamamaraan nila. Mm-hmm. Pinagsama-sama ko ngayon yung mga magaganda. Oh. And we started our ministry na ngayon po, I am doing several churches dito po sa, kung familiar kayo sa Southern California, dito po sa Lakewood, that is the Church of Christ the Good Shepherd, bahagi naman ng Rosemary, San Gabriel Valley, the Church of the True Vine, dito naman sa mga Tiga Norte, sa bahagi ng Oakland, yung ating Church of the Valley. At purihin ng Panginoon, maging sa Pilipinas, dyan po sa Pasay, sa Tramo, may church tayo, it is called CCGS Pasay. Pagdating naman natin sa bahagi naman ng Mindanao, Pastor Andy, we have about 52 churches in Pagadian, in Rosamis. At pagka napunta naman kayo ng Vietnam, purihin ng Panginoon, the Lord gets the glory. We have about, believe it or not, 107 underground churches in Hanoi, oh, Vietnam. Wow. Wow. Also, we are in Thailand. We are in Germany. We are in the Czech Republic. We are in China. Ooh. We are in North Korea. Paano nangyari yun? Oo. Ang ginawa ng Panginoon ay after pastoring here in the United States and taking up courses, which led to going to various seminaries dito sa US, and I gave God the glory for the training. You're a doctor of theology. Okay. Doctor of philosophy. Doctor of philosophy. Oh, wow. Mm-hmm. At ngayon, salamat sa Panginoon sa binigay na pagkakataon, teaching degree yun eh. Mm. Ang nangyari, ang mga churches natin sa Mindanao, tinuturoan natin yung mga pastor. So yung seminary, dinala ko sa Pilipinas at sa Vietnam. No. So, meron sila ngayong parallel degrees dito sa US mm-hmm. because I'm connected with seminary here in the US. So, tinan mong ginawa ng Panginoon, aside from parish ministry means meron kang church na hinahawakan. My son, Davey Marcelo, Pastor Davey, is my associate. Mm-hmm. At ngayon, ang ginagawa namin, nagtitrain kami ng mga pastor. Yung mga pastor natin ngayon, ang siya nagpo-propagate ng mga churches pa, dumadami ang mga churches, hindi ho malaki na church. Mm-hmm. I remember in the late 80s up to 2000, I was pastoring a cathedral church. Oh. You have a lot of members. I enjoy those days. Yes, yes, yes. Ang napon ako lang, mas marami kang miyembro, mas mahirap ang administration. I was more of a manager than a minister. And the Lord led us to a different kind of ministry. Ang mga churches po natin, mga nasabi ko sa inyo, sa Pagirian, sa Vietnam, sa Northern California, dito sa Southern California, mm-hmm. maliliit po ito. Mm-hmm.
Maliliit dito. Nakita ko na mas marami, maliliit, mas madaling i-manage, mas maraming may opportunity for ministry. So we ordain ministers, we train them first, and then we give them the experience, and then we ordain them eventually. Nakita ko na kesa sa isa-isa ka, you're pastoring a member, a large church, ito ay na-distribute yung load. Tulad na ginawa na sinabi ni Jethro kay Moses, iisa-isa ka, mahirap yan. Mag-train ka, magkaroon ka na maraming mga leaders na meron siyempreng hierarchy at mas marami kang magagawa. Yun po ginagawa ng Panginoon sa aming ministry ngayon. I enjoy pastoring small churches. Wow. In fact, sometime in the future, I plan to write a book at nagawa ko ng initial thesis noon na ang title ng libro, Small Churches, The Right Size. Oh, that's cute. Or what the right fit? Small churches. Mga kapatid, may mga pastor tayong nakikinig ito po. Palihitin ninyo mga churches, huwag kayo mag-alala. Maganda ang ministry sa mga small churches. But don't get me wrong, may mga malalaking churches, kudos to you. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Pero ayaw kayo ma-discourage, kakaunti miyembro natin. This is not a numbers game. I know. Katapatan na hinahanap ng Panginoon. Noong una, nung bata-bata pa ako, I want to be the pastor, the big church. Big church, yeah. Binago ng Panginoon. Marami na maliliit. Yan po ang inilit sa amin ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon for the opportunity to expand His kingdom through various ministries. Oh, napakaganda kasi dumadami ang mga manggagawa ng Panginoon. And this is really very true sa ating Bible verse for this program, Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who gives us strength. Mm-hmm. So, magiging available lang tayo sa mga, sa kung ano man ang itatawag ng Panginoon sa atin. And this is it. We saw it. Small churches, but there's so many of them. No? Napakarami. Hindi mo pwede ilagay sa isang basin lang ang ano. Alam mo, Ati Maruko, sakali gumawa kami ng kwan, ano, ng demographics, at karoon kami ng financial study. Ano, na kung lahat ng mga miyembro natin, ilalagay mo sa isang building, para ka magpagawa ng building na ganung kalaki, eh, at least $2.8 million ang budget mo just for the building. Yes. And for the staff. Mm-mm. Maintenance. Correct. Eh ito, ganun din ang bilang, napakarami. Nasa iba't ibang panig pa ng daigdig. At ang cost ay napaka-minimal. Kaya nakita ko doon ang isang pagkakataon na mabai-expand natin ang kaharian ng ating Panginoon sa isang paraan na maraming involved. Madali ang financing sapagkat madaling i-manage ang small churches. Correct. Wow. Napakabuti ng Panginoon. Nabanggit mo kanina, ay magiging available natin. Ito hindi ko original. Narinig na ito many times. That the Lord is not after our ability, but our availability. Correct. Yung ating pagiging laan para sa Panginoon. Lagi tayong susunod sa Panginoon. Pinakamasayang buhay yan. Naalala ko tuloy ang isang kanta ng Available. Available. Hindi ko na masundan, pero kinanta ito ni Ruth Atienza Good, isa sa mga papuri singers, sa mga original na papuri singers. At napakaganda ng awitin na yan, Available. Kasi, mensahe lalo. Yeah, mensahe. Yun nga, it's not your ability, but your availability. Hindi ba isang awitin pa? Ordinary people. God uses ordinary people. Tin-translate kaya kailan nagalit ang nanay ko. Ano ang translate ko? Antayin mo muna sa English. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. Ayun. Tinranslate ko, nagalit lang ang nanay ko. Ang karaniwang tao, gamit niya'y karaniwang tao. Galing, ano? Yes, yes. Gamit niya'y tao. Nakagaya mo. Ano kagaya po? Anak, huwag ka na nga mag-gaslight. Hindi po talento. Pero, kidding aside, mga kapatid, magilaan kayo sa Panginoon. Basta mahalaga, okay tayo sa Panginoon. Speaking of pagiging okay at lahat, alam niyo po ba mga kapatid, tumawag ang ating Maru, Dave, kailangan ko ng co-host.
Hindi pa po siya natatapos sa sentence sa kailan ang recording. Wow, yes, yes, that's available. Yun ang tinatawag na available. Alam ko, God is talagang inano ka eh, pin-repair ka ni Lord sa akin. Because I've been praying, sino kaya Lord? Sino kaya Lord? No? And then, when I think, Pastor Dave Marcelo, oh, so good. Tinawagan ko kaagad. Nako, nakikita ko na eh. Hindi ka, sa cellphone na kami nag-uusap, pero nakikita ko yung puso niya. He was very, very happy. Okay, Dai. Anytime, Dai. Everybody calls me Dai. Ilonggo kasi. Ang ibig sabihin ng Dai sa Ilonggo ay? Inday. Oh, Inday. Okay. That's just a shortcut ng Inday. So, Dai. Okay. Hindi kung, yung patay, ha? Kung lalaki naman, anong tawag? It's Toto. Okay. O kaya Nonoy. Kaya pala madaling Pilipino. Mm-hmm. Toto, Nonoy, mm-hmm. Dai. Uh-huh. Yeah. Dai. Kaya sa mga friends naman, Miga. Okay. Hi, Miga. Hi, Migo. Then, amiga yun. That's amigo and amiga. And that's the, ano yun na, tawag namin parang endearment na, no? Sa Ilonggo kasi, maski hindi kayo magkamag-anak, tawagan nyo ay tita, tito, chay, choy. Hindi makamag-anak yan. Hindi yan makamag-anak. Chay means tita. Okay. They, yung mga pamangkin ko, they call me chay, chaymar, o choy, boboy, something like that. So, hindi makamag-anak yun, but we feel very close when you are called by that name. At Pilipino naman ganyan eh. Punahin yung tawagan natin. Kumpare ha, pare. Eh, hindi naman talaga magkumpare. Tama. Kumpare, kumbigan natin. O kaya bro. Bro, yung ba sinasabi. Tsaka, laging kwan, ano, laging interesado. Oh, saan napunta mo? Hindi naman talaga interesado kung saan pupunta. Sa Chinese pala, Ate Maron, iba. Ang tanong nila, hindi yung, saan napunta mo? O, saan ka galing? Di ba ganun tanong? Mm-hmm. Sa Chinese pala, ewan ko lang kung totoo ito. Ang tanong nila lagi, kumain ka na? Inalagi nilang tanong. Oh. Hindi pa lang kagilang pagkamusta, kumain ka na? Mm-hmm. Eh, gusto ko yan. Wow. Bago nag-program, mga kapatid, pinlawan po kami ni Pastor Tatan, ano po. Oh. Oh. Pagdating sa kain, aasahan niyo po ako eh. Mm-hmm. Pero mga kapatid, marahil lang pong bawal sa akin. Marahil bawal. Oo. Oh, oh. Bawal ang hindi masarap. Yun. Bawal ang hula sa usawan. Tsaka bawal yung ako nagbabayad. Yun ang bawal na bawal. Salamat. Oh, salamat, Pastor Dave. Kuya Dave, we'll call Kuya Dave because this is a loving person, especially in the ministry. Kaya matagal ko na to. Very, very close sa mga Marcelo sa akin din na puso. Ano? I've learned so much from Ate Celia Marcelo. Mm-hmm. Bago pa lang ako sa FEBC, ganda din si Kuya Esong. Dinadala kami sa mga churches. Papakilala ito yung mga awit ng Panginoon. Ano, we're so glad that these people have been part of my growing up as a Christian. Kaya maraming salamat, Marcelo family. So itong ating programa, mga kaibigan, We Can Do It, ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa channel 185 sa GCTV at sa DXKI 1062. That's Far East Broadcasting Company sa Coronadal, South Cotabato. Every Wednesday naman po ito, 5:30 ng hapon. Muli, maraming salamat for sharing your life, Kuya Dave. And then sa susunod na linggo, another life naman ang ating mapapakinggan dito sa ating programa. And I'm sure na everyone will be inspired. So, kami po ay pansamantalang magpapaalam. Inyong mga kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. Dave Marcelo po. At nagsasabing, We Can Do It! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan!